Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like. O na-like mo na ba? Na-share, subscribe, and comment below kung ano ang iyong kuro-kuro opinion sa topic na ating pag-uusapan ngayon. Nako po mga kabibig, malapit na ang bagong taon. So mga bagong trending news na naman ang ating pag-uusapan next year. So sa lahat ng mga OFW na always watching my videos, salamat po talaga for always joining me a year. Kasi bago itong YouTube channel ko, yung kabilang YouTube channel ko, inatake ng mga pinklawan at dilawan. So parang biglang nanahimik yung kabilang YouTube channel ko. So dito muna ako mananatili until maging okay na yung old YouTube channel ko. But I'm very thankful na sa lahat ng mga supporters sa old YouTube channel ko, pumalit dito. Nag-standby na sa aking bagong YouTube channel. Okay. So ano itong pag-uusapan natin ngayon? Ay, sa mga Bisaya, diha ba? Hapit ng bagong tuig. Kumusta na ba ito? Iisa-isa itong mga ilong para mutaas. So, ano ba ating pag-uusapan ngayon? Yakala nyo ba walang magtatanggol kay Tony Gonzaga? Kasi sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, kawawa si Tony Gonzaga. Inataki ng mga bashers niya, inataki ng mga dilawan, mga pinklawan. Sabi ng mga pinklawan at dilawan na very proud sila na number one ang movie ni Vice Ganda. Then, yung movie ni Nadine Lustre, na-deleter, yung mga Family Matters, puro pinklawan daw ang nandun. Very happy sila na parang initsapwera ang movie ni Tony Gonzaga. Ang tanong, itong mga artista sa number one, number two, number three, itong si Vice Ganda, Ivan Alawi, Nadine Lustre, at yung mga artista sa Family Matters, in-invite ba mga pinklawan? Nagpasalamat ba sila? Salamat mga pinklawan, hindi nyo kami iniwan? Nakakahiya ang mga pinklawan at dilawan ba? Oo, kasi feeling nila, sila yung nagpa number one sa movie ni Vice Ganda or nagpa-trending sa movie ni Nadine Lustre. Nakakahiya, aminin. Oy, pero itong mga artista, itong hindi naman sila pinasalamatan. Oo, wala silang pakialam sa inyo kasi tapos na ang eleksyon, naka-move on na sila. Kayo lang hindi naka-move on. Kaya to the rescue si Direk Daryl Yap para kay Tony Gonzaga. Alam mo ba kung ano ang komento ni Direk Daryl Yap? Talagang manginginig sa galit ang mga pinklawan. Sabi ni Direk Daryl Yap, kung makapagsabi naman na flop ang My Teacher, parang di naman sila kumain ng init na tae nung pinanood nila yung yung movie na kung saan lumang movie na parang kinukumpit sa Made in Malacañang. Pang ilang showing na ba yun? Pang ilang flop ba ang movie na yun? Kung ano man ang title ng yaki na double flop, kayo-kayo lang, mga langaw lang yan. Gih, maglokohan tayo, di ba? Agad-agad silang palagay ni Direk Daryl Yap ng katotohanan, o di ba? Nahiya kayo. Sino may sabi na flop ang movie ni Tony Gonzaga? Eh, until now, madami pang sinihan ang pinalabas ang movie ni Tony Gonzaga. Kahapon nabasa ko, 60 plus sinihan ang nagpalabas sa movie ni Tony Gonzaga. It means, may kumikita, di ba? Diba nakaka-lurky, nakakatawa itong mga pinklawan, mga dilawan. Eh, di sinampal kayo ng sobrang sakit galing kay Direk Daryl Yap. Oh, so ngayon, sino ang flop na may sinong movie na may flop? 'Di ba? Kayong mga pinklawan kasi ininit yo, kinain nyo ang ininit na tae. Oh, 'di ba mga kabibig? So nakakahiya itong mga pinklawan ba na very very proud sila na number one ang mga pinklawan ng mga artista. Take note. Ano ba, sabi ba ni Vice Ganda, salamat sa inyo? Nagpasalamat ba si Vice Ganda kay Lenny Robredo? Hindi. Wala, hindi nga pinopromote ni Mama Lenny yung mga pelikula nila Vice Ganda. Sana, parang ano na lang ba, for, ang tawag dito, utang na loob ni Lenny Robredo para ni Vice Ganda, ni na Ivan Alawi, ni Lenny Lustre, kung sino pang mga pinklawan tumulong sa kanya sa eleksyon. Sana pinopromote ni Madam Lenny, pero hindi pinopromote. Uy, iniwan sa ere ni Madam Lenny. O, diba? So, naggamitan lang sila. O, hindi nyo naisip yan. Kasi bitter na bitter kayo. Nasaan na si Mama Lenlen yun? Nanood ba ng Metro Manila Film Festival? O, di sana, on the ground si Mama Lenlen. Dapat sana nandun si Mama Lenlen sa first day na Metro Manila Film Festival, sa movie ni Vice Ganda, sa movie na Den Luce, sa movie na Agot Isidro. Eh, wala.
Iniwan. Di ba nakakahiya? Isipin nyo nga, sinong pinaglalaruan? Di ba kayo-kayo din, mga pinklawan, mga dilawan? O ano nakuha nila sa inyo? Di ba? Naging uto-uto kayo. Tama nga ang sinabi ng Direk Dareliap. Kung makapagsabi naman na flop ang my teacher, parang di naman kayo kumain ng ininit na tae nung pinanood nila yung flop, na double flop na movie. Nakakaya, kayo-kayong mga langaw lang yan. Ge, maglokohan kayo. Okay, ito naman ang sabi ng ilang mga netizen. Epekto po yan ang taas ng presyo ng sibuyas. Pilit, pinagtatakpan ng mga pinklawan, eh sila ang tunay na dahilan kung bakit ganyan ang presyo ng sibuyas ngayon. Milyong toneladang sibuyas kasi ginamit nila nung eleksyon. O, oh, diba? Kayo-kayo pala ang mga dilawan, ang rason kung bakit mahal ang sibuyas ngayon. Ito pa, ano pa bang sinabi dito? Paano namin panoorin ang my teacher, di naman sila kasali sa list na pwedeng panoorin. Sa isang mall, yung kang Vice lang ang now showing. Sa kabilang mall, yung The Letter at kay Vice lang. No choice yung iba. Wala naman mapagpilian. Tapos sasabihin nila number one sila. Ay, ganun pala ang nangyari, no? Baka sa ibang mga mall, kung sino yung may malakas na kita, yun ang kanilang kinukuhang mga movie. Di ba? Hindi nila pinagbigyan yung ibang movie na pwede namang kumita. Ganun talaga ang business ba? Di ba nakakatawa? Hindi naintindihan ng mga pinklawan ba ang business? Ito pa, talagang sinabotahe ang my teacher from the very start. Balita ngayong karamihan sa mga cinemas, dapat allotment na sa Partners in Crime with Labyo na accent, tapos isang sinehan lang ang my teacher or Mama Sapano. Yung mga pro-BBM na talagang hinahanap ang my teacher, wala sa movie house. They end up watching The Letter. Ayan tuloy, The Letter ang biggest winner sa Metro Manila Awards Night. O, diba? Marami pala mga supporters ito ni Gonzaga na hinahanap sa mga cinemas or sa mall kung saan yung movie niya. For example, hindi na tawag dito, hindi na showing yung movie, puro lang kay Vice Ganda. Eh, alam nyo man ang mall, di ba? Kung sino yung malaki ang gross sales, doon sila. Number one sa takilya, pinakyan ng gobyerno ang ticket now na flop at walang award, masama din. Now lang ba tayo nakakita ng movie na di kumita? Nag-ngak-ngak ang mga dilawan? Di pwedeng politics at movie ay magkaiba? Di pwedeng enjoyment ang hanap ng iba? Hindi problema. Hirap pang isipin na mayroon si Vice Ganda na wala si Tony at mayroon si Tony na wala si Vice Ganda. O, diba? Interesting panoorin yung my teacher hindi lang dahil kay Tony kundi dahil bihira na gumawa ng movie si Henyo Master Joey De Leon. O, diba? So yun mga kabibig, ang trending ngayon na pinagtanggol ni Direk Dareliap si Tony Gonzaga dahil sa mga pinakalat na news ng mga pinklawan na flop daw ang movie ni Tony Gonzaga. Hindi na alam na double flop pala yung mga movie na pinapanood nila noon na sinuportahan nila against Made in Malacanang. So ano yung komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para mapahiya yung mga pinklawan ba para double flop ang pagmumukha nila. Bye everyone! See you next time!